dalawa yung nagbigay ng imprimatur dito kay Father Stefano Gobi. So ngayon ay gusto ko i-share sa inyo, mga ka-faith, ano yung naging mensahe ni Mama Mary sa Red Dragon China. At alam naman natin ang ginagawa ngayon ng China, yung mga pangbubuli niya sa iba't ibang bansa, like dito sa Philippines, yung issue sa West Philippine Sea. At sa current na binubuli niya is yung Taiwan, di ba, na gusto niya nga sakupin. At ito, mga ka-faith, dito sa message 300, hello mga ka-faith, my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. And today mga ka-faith, meron akong gustong i-share sa inyo na very important prophetic message ni Mama Mary tungkol sa Red Dragon China. Yes, mga ka-faith. Actually, hindi ako aware na meron pala message dito si Mama Mary. Kay Father Stefano Gobi, nandito na-compile lahat ng mga message ni Mama Mary kay Father Stefano Gobi. So, ito yung tinatawag na Blue Book. To the priest, Our Lady's Beloved Son, the Marian Movement on Priests. Ayan, yung book na yan. Kung familiar kayo dito. Ayan. So, sino nga ba si Father Stefano Gobi? He was born on March 22, 1930 in Dongo, Italy and died on June 29, 2011. He was a member of the Company of the Saint Paul and held a doctorate in sacred theology from the Pontifical University of the Lateran in Rome. It was on May 8, 1972, while praying in the chapel of the Apparition at Fatima, that the Mother of God impressed upon Father Gobi her desire that he start the Maria movement of priests, reassured by an unmistakable sign that it was God's will. And with the approval of his spiritual director, he and two other priests launched the movement on October 13, 1972. It was exactly 55 years since the stupendous miracles of the sun at Fatima had underlined the importance and urgency of the message Our Lady had been commissioned to bring to earth. From a very humble beginning, the movement had spread throughout the entire world. The book To the Priest, Our Lady's Beloved Sons, contained messages through interior locution. So, yung charism ni meron si Father Stefano Gobi is interior locutions. So, our Blessed Mother gave to Father Gobi from 1973 to 1997. So, yung mga message na na-compile dito sa libro na to, it is the instrument chosen by Our Lady to carry her voice to the hearts and souls of her beloved children, a guide for helping them to live the consecration to her Immaculate Heart. In it, she manifests her maternal plan to lead all souls back to Jesus. So yan mga ka-faith. So itong libro na to ni Father Stefano Gobi, meron tong imprimatur. Yan. So meron siyang imprimatur. Ang nagbigay ng imprimatur is si Bishop Donald Montrose, Bishop of Stockton, at si Archbishop Emeritus of Pescara Penne, si Archbishop Francesco Cucaris. Dalawa yung nagbigay ng imprimatur dito kay Father Stefano Gobi. So ngayon ay gusto ko i-share sa inyo, mga ka-faith, ano yung naging mensahe ni Mama Mary sa Red Dragon China. At alam naman natin ang ginagawa ngayon ng China, yung mga pangbubuli niya sa iba't ibang bansa, like dito sa Philippines, yung issue sa West Philippine Sea. At sa current na binubuli niya is yung Taiwan, di ba, na gusto niya nga sakupin.
At ito mga ka-faith, dito sa message 365, kita ko sa inyo, message 365. So itong message na to na binigay ni Mama Mary kay Father Stefano Gobi na October 9, 1987. Hindi pa ako pinapanganak na ito kasi 1988 ako. Alam niyo kung saan lugar, saan location binigay ni Mama Mary itong mensahe na to. Guess what? Taipei, Taiwan. Grabe, no? Taipei, Taiwan. And very prophetic. At ngayon, alam natin ang nagiging sitwasyon ng Taiwan with China. At ito ang mensahe ni Mama Mary sa Red Dragon China. Si Mama Mary who crushed the head of the serpent. So ready na ba kayo mga ka-faith? Sabi dito, I am gazing today with eyes of mercy on this great nation of China where my adversary is reigning, the Red Dragon who has set up his kingdom here and joining all by force to repeat the satanic act of denial and of rebellion against God. I see the innumerable and profound sufferings of these poor children of mine who are walking in the deepest darkness. They are the children most loved by me. I am at their side as a mother who wants to console them, to help them, and to encourage them. And so from this land, I want to give my motherly message to all my children who live in the regions where atheistic communism holds sway and where any external manifestation whatsoever of the worship due to the Lord our God is prohibited and banished. Above all, I am giving you the certitude that I am always with you as a true mother who is closer in moments of trial and sufferings. I am attentive to your needs. I comfort you in pain and I take all your sufferings into my immaculate heart. I place in soul seeds of love and of goodness so that you may be able to walk along the road of good, observing the commandments carved by the Lord in your hearts by means of His law, which is engraved in the very depths of human nature. Then with my motherly action, I open your hearts to receive the life of God, which acts within you in a special way so that there be given him in secret the adoration and the love which you are prohibited from giving him with public and external worship. It is in this way that in silence and in hiddenness, the true religion is again spreading in your midst and sending down roots in the life of many of my children. Finally, ito ah, magugulat kayo dito sa sinabi dito ni Mama Mary. Finally, I am preparing the day by now close at hand of your liberation with the definitive defeat of the Red Dragon of theoretical and practical atheism which has conquered the entire world. The time of your slavery is about to end. All you nations of the earth come out from slavery and darkness and go to meet Christ who is coming to establish in your midst his glorious reign of love. At the last moment has come when I, the woman clothed with the sun, will conquer the Red Dragon. I will bind him with a chain and cast him into hell so that he will no longer be able to harm the earth. It will in fact be entirely transformed into a new terrestrial paradise for the perfect glorification of the Most Holy Trinity. Grabe. So, mababasa nyo yan again dito sa book ni Father Stefano Gobi. Sa messages 365. So ito ay sinabi ni Mama Mary sa Taipei, Taiwan na October 9, 1987. Pero inyo ang tagal nito na nakaraan itong message na to, pero di ba parang Mama Mary is speaking to us right now.
sa situation na nangyari ngayon dito sa mundo, especially sa ginagawa ng China, which is alam naman natin na sila yung Red Dragon, di ba? Yung symbol nila. And today mga ka-fade, gusto ko rin i-share to sa inyo at napaka-importante nito na pinost ni Bishop Snyder. Ito sabi niya, "We ask God to protect Cardinal Joseph Zen, a loyal son of the church who is facing trial as a defendant in Hong Kong. May his faith always support him and give him strength in this delicate moment. May Mary Auxilium Christianorum be at his side to inspire him with courage." Alam naman natin ano yung nangyayari ngayon dito sa Hong Kong, which is under to ng Republic of China. At dahil si Cardinal Joseph Zen na almost 93 years old na siya. And yet, kinulong pa siya dun dahil yung pagiging bold niya on saying the truth about China. So dahil doon ay hinuli siya at he will face trial. Nakakalungkot dahil nangyayari to at yung persecution na to, especially sa mga leader ng simbahan natin at sa mga cardinal na katulad ni Cardinal Senna with so much courage. And I know that Mama Mary, katulad nung sinabi dito ni Mama Mary, that Mama Mary will protect and cover Cardinal Sen with her mantle of love and protection. And as one body of Christ, mga ka-faith, so ipagdasal po natin si Cardinal Sen. Nothing is impossible with God, kahit nasa lion's den siya ngayon, talagang pinipersecute siya, ay walang imposible sa Diyos. And let His will be done. Ako, naniniwala ang sufferings and trials na na-experience ni Cardinal ay I believe na ino-offer niya yan for the atonement of the sins of the world and for the reparation of the whole world. Kasi yung mga sufferings and trials natin that we experience, sabi nga, you will not experience resurrection if you will not experience crucifixion. So, katulad nung nangyari kay Jesus, when He walks here on earth, di ba, that He suffers, He was faced on trials, siya mismo, di ba, yung na-crucify siya at pinahirapan. What more pa kaya tayong mga follower niya, nadadaanan natin yung kanyang dinaanan. Alam naman natin yung dinaanan ni Jesus na road, yung dulo nun is resurrection. Na merong good news sa ginagawa natin, merong magandang balita sa faith na meron tayo bilang isang Katoliko at bilang isang Kristiyano. Kaya yun yung panghawakan natin. And you are so blessed and na meron tayong ina na nandyan na tinutulungan tayo, na poprotektahan tayo, na ipagdadasal tayo dahil mahal na mahal tayo ni Mama Mary. She is the mother of church at anak niya tayo. Lahat ng mga gusto nating dasalin ay we ask for the intercession of Mama Mary. Diba? Saka yung message na sinabi niya dito kay Father Stefano Gobi ay ito yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at nagpapalakas ng loob natin na merong magandang mangyayari at the end. Her immaculate heart will triumph. Na lahat ng laban na ibibigay natin kay Mama Mary ay lahat ay ipapanalo niya. Walang pinatalo si Mama Mary. Di ba? Lahat yan ay ipapanalo niya. Which is nakita naman natin yung prophecy sa Bible that He will slay the serpent dragon, the red dragon. Amen? So mga ka-faith, patuloy po natin ipagdasal yung mga kapwa Katoliko natin, mga leader, mga kasama natin sa pananampalataya, yung mga ka-faith natin na nakaka-experience ng persecution, di ba? Because of our faith. So let's pray for one another, and I know that Mama Mary is praying for all of us. Amen? So mga ka-faith, kung sa tingin mo makakatulong itong vlog na to sa yung mga friends and relatives, sa mga kakilala mo, paki-share naman itong vlog na to. Okay, so thank you and God bless. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times,
Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsel Celestial. Brother Edsel C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news, itong painting na to, the devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.